kaibigan, isang magandang hapon sa inyong lahat. At ito lang ang ating laro sa ating Just Demo Cup Blacklist International. Sa blue side, red side naman, ang Signal Ultra. Siyempre, kasama natin si Ate Mong Chantel. Yan, yeah. Good afternoon guys! Ito tayo, second series na tayo for our first series. 0-2 na tayo, automatic for Archangels. Hindi na natin na-explain further. So, hindi na nakakala, pwede nyo basahin yung post natin regarding that. But anyways, going to our second game, Blacklist International versus Signal Ultra. Isang mainit na laban ulit ang ating matutunghayan dito sa Just ML Cup. Yun, daling-dali, batang-bata, mga kaibigan. At eto na nga, dun sa mga nagtatanong pala guys, kung saan kayo sa saling group, sali na kayo ng Just ML Battalion. Sobrang saya dun. At yung iba, nakachat ko na. Nakaka-commentan ko dun sa Just ML Battalion. Kaya dun sa mga gustong sumali pa dyan, sali na kayo. Oo, tsaka malay nyo, dito kayo makahanap ng awage nyo during quarantine. Makakaduo-duo, ganun. Kasi parang nakahanap ng kaduo dun sa Just ML Battalion eh. Pero guys, pagkakaduo nyo, huwag nyo masyadong lalagyan ng meaning. Madami na akong nabigong friends. Oh. Kaya sa porke kaduo, akala nila may sabi. Nako. Pero mabalik tayo sa laro. Mga kaibigan, ang huling kukumpleto sa first four bands ng Signal Ultra is Claude. So first pick dito ang Blacklist International. Pwede sila mag-Esme. Pwede silang kumuha ng fighter. Or ng iba pang heroes. Pero yun. Nako po, maganda yung mga bannings dito. Dalawang assassin agad yung natanggal sa Blacklist International. Pwede nga siguro kumuha dito na ng fighter agad or for Blacklist International kung ano nila si Kufra, kung gagawin sila with the Kufra. Kasi mga hyper carry usually na Selena. And then nakuha dito more on the support type of hero dito for Blacklist International, may halong burst. Well, for Signal Ultra, pwede nakuha rin dito si Valir na isa sa mga kilala heroes ni Impa DJ. Although meron pa naman siyang other option which is a Farsa. So pwede si Uranus din, Uranus Esmeralda, kasi diba yun yung uso ngayon na pinagsasama agad once na na-open. Tama ka dyan, pero Kaja and Uranus ang pagsasamahin nila for the first, second pick ng Signal Ultra. Tingnan natin sa Blacklist International, possible na dito yung sinasabi nating Kufra Best for the Blacklist Uranus. International. Pero andito pala si Imba DJing sa Signal Ultra. So, isang support na naman ng malupit na support na naman ang makikita natin. Oo, iba. Makasya talaga siya, guys. Pag pinalag yung gameplay ni Imba DJing more on na parang malaano din siya. Omaybe pero more on sa passive type. Si Omaybe kasi more on sa aggressive na support siya. Pero grabe sila magbigay ng vision at ang first one talaga nila is more on the river side. Pero for the Blacklist International, we could see here this Atlas for their pick together with this Esmeralda. So a good pick na agad yung post for a teamfight. Ang dami ito sa likod. Tama ka dyan. Kasi isipin mo once na nag-connect yung ultimate ng Atlas dito plus yung ultimate din ng isang Esmeralda is mabuburst at mabuburst down talaga ng Blacklist International yan. So, Hylos naman yung kinuha ng Signal Ultra dito. So, kulang na lang sila sa damager. For the Blacklist International naman, kulang sila sa fighter. So, probably fighter yung maiban dito ng Signal Ultra. Oo. Actually, best for Signal Ultra, ganun talaga yung gameplay nila. Pagdating sa draft pick, hindi talaga nila nilalabas agad kung ano yung magiging carry nila. Hinuhuli talaga nila. So, there are moments na panggulat. Possible makakita ka ng helper dito sa larong to for Signal Ultra. Although, for this one, yes, pagkailan nila mag-ban dito ng hyper carry. So, more on the DPS or pang split push physical melee, which is si Masha ang kanilang ibaban. So, for Blacklist International, pwede sila mag-ban ng Kimi para at least for the damage na ibibigay ng Signal Ultra dito. Valir din. Pero kasi hindi na nakukuha ng Valir yung Signal Ultra if ever na may Kaja sila, mahihirapan silang pagsamahin. Pero pwede if ever offlane Kaja. Nakita natin yun sa Sunsparks nung sa recent MPL. Although, kailangan super hyper carry talaga yung nasa mid nila. But anyway, for Signal Ultra, pwede pa silang kumuha dito ng isa pa nilang pang offlane kung gusto nila or more on the DPS na. Pero feeling ko hindi pa talaga nila ilalabas kung ano yung hero na gagamitin ni Chujin eh. Okay, let's go. Ayan na, kinuha na nila agad. Kinuha na nila tayo agad. Binigyan na talaga ng kukuha na namin. Baka nga naman makuha pa ng Blacklist International. Kasi wala pa rin sila nun eh.
So, meron silang Esmeralda, meron silang Selena, pero wala pa silang physical damage na may bibigay for the Blacklist International. Pwedeng Hellcrack for the Blacklist International to counter out the Kaja if ever na mawala man ay mababurst down dito ng isang Atlas plus the, ano pa dito, yung ultimate ng isang Esmeralda. So, magiging maganda nga yun kung sakali. Pero Marksman na lang ang kanilang gustong kuhanin to counter out that Atlas din kung sakali. So, pwedeng, ano to, maganda yung carry to for Blacklist International. Ito ang kinagandahan kasi dito sa Lancelot ng Signal Ultra, automatic pwedeng dumiretso against the carry. Yeah, kasi diba yung ulti niya more projectile talaga, tapos grabe yung burst na kayang ibigay niya pagdating sa team fight. Although for Signal Ultra, kulang sila dito ng magic damage output. May ano dito. Kasi for Blacklist International, may sirang Esmeralda na pwedeng asahan ng carry dito pagdating sa late game, lalo na pag naging well-fed pagdating sa offlane. Hindi lang yung isa-isa dumidepende, no? Kasi may mga times na kahit gaano ka kalakas or gaano kalakas yung isa mong player, pag nagbigay lahat ng damage ng team na kalaban mo, eh, may hirapan ka nga naman. Pero last pick nila is Hilda. Ooh, okay din yan, may damage din yan, at mas pilalaki yung ano niya kasi yung armor or yung shield growth niya every time napapasok siya sa mga bushes. So good yan, pero first time to for that para dun sa hero, first time yan ngayon dito sa ating just demo. Tatakbo to if ever, at saka mag-split push most probably for Signal Ultra dito sa ating laro. Although for Blacklist International, sobrang ganda lang setup ng hero composition na nila. And this is number 9, Selena, ni parang Edward for Blacklist International. Nako, tingnan natin mga kaibigan. Kaya dun sa mga hindi pa nagsishare, share nyo na ang ating live stream para malaman nilang may naglalarong malupit na dalawang team dito sa ating just ML Cup. Game number 1 pa lang to, best of 3 series, mga kaibigan. Kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. I-share nyo na ang ating live. Nako, parang after ng larong to, possible, baka marami na naman mag-hilda sa game na ka-ready if ever. Pero yun naman kinagandahan sa ating mga tournaments kasi nakikita natin mga possible na pwedeng gamitin into ranked teams at effective lalong-lalo na pag naka 5-1 ngayon. Although, hindi siya effective kapag itatry nyo lang basta. Kailangan talaga may kasama kayo. Pero ito na tayo sa ating game number 1. Blacklist International versus Signal Ultra onto our red side. Yun ang Signal Ultra Rhea with this Hilda. Chuji naman for the Uranus Blanc. For the Hylos Hades, ang gagamit ng Lancelot. And Kaja, ang hawak-hawak ni Imba DJ. Para naman sa Blacklist International, sa blue side, Edward for the Selena. Aqua dito sa Esmeralda. Dexter sa Atlas. Killer naman sa Exburg at Kairi. For that carry. Talaga naman magkadikit yung pangalan ni Kairi tsaka ni Kairi, no? Kairi. Nakakabulol pa rin. Kairi. Mga kaibigan, pero eto mukhang papasok pa yung tropa ng Signal dito. Imba DJ, nakakuha pa nga ng objectives dito for the Blacklist International. Sumakto ang kanyang bilog na kuryente para sa Signal Ultra doon. So, yun yung mga parang hindi sila masyado nag-take ng risk pero naging ano sa kanila, naging effective. At kita natin dito mga kaibigan, first blood, makukuha ng Signal Ultra, that's Exburg versus Hilda. Hilda on the upper hand at makikita natin ngayon for Signal Ultra sila lamang pagdating sa gold. Mukhang minamaximize ng Signal Ultra yung nakuha nilang objectives for the early stage of the game. And ngayon, nakikita naman natin na nahahawakan na nila lahat ng gusto nilang hawakan plus the kill pa dun sa top lane ng isang Hilda. So ito yung maganda rin sa Just ML katulad ng sinabi mo, best. Nakikita nung ibang players yung potential nung hero. So possible gamitin talaga sa ranked game. Pero sinabi mo, mahirap din naman kung solo ka lang tapos gagamitin mo siya, di ba? Kailangan ma-practice talaga. Pero sa middle lane natin, ayun, si Iba DJ makakatakas pa rin against the two players dito ng Blacklist International. Tinamaan ng arrow pero hindi mo burst dito. So anyways guys, kita natin ngayon for this game. Signal Ultra, maganda yung pinapakita nila. Hindi pa natin masyado nakikita si Hades na talaga nga nagpapakita ng damage dito sa ating laro. Although, in terms of gold kasi, may kita natin na lumalamang si Signal Ultra. Tama ka dyan, pero eto na nga, uy, medyo masakit nga yung damage talaga ni Blanc. So, makikita naman natin, naka-assassin emblem. High and dry, so mas malaki yung damage, plus the execute pa nga para sa kanya. Then, ni Rhea pala, sorry. Ni Rhea. Ano pa kanya ito? Grabe, no? Ni Hilda. Grabe mong kaltok. Actually, kasi si Hilda, para nakalock, tas instant 3 yung pwede mong iba to na skill pa after. Pero top lane side natin, si Killer against 3, another 1, 2-0 na score natin para dito kay Hilda, tsaka kay Exburg. Pati na rin sa team natin.
Oo, so nagiging maganda talaga yung ikot nila. Kasi yung mid lane nila or si Kyrie, nahihirapan kasi halos lahat nakuha ng nakakuha ng objectives. Pero tingnan natin kung i-contest ulit ng Signal Ultra to or sino na naman bang makakakuha nito, mga kaibigan na Bisal Araw has been connected for this one. Pero Imba DJ, nag-aantay lang level 4 yan. So pwede ko'y nakakuha pa nga ba ang sino dito, pero patay pa rin ang isa sa mga players. Backup dito ang isang Aqua para nga naman makakuha pa rin sana ng objectives, pero hindi na. Nakuha pa rin talaga ng Signal Ultra yung kalaban. Grabe, no? Yung okay lang dito for your Signal Ultra, actually na kahit mamatay ang Hylos kasi tank naman siya. Ang pinaka-importante dito is hindi talaga nabibigyan ng opportunity mag-farm si Kyrie kasi ang dami ng this is the second time na na-negate yung buff dito ng ni Kyrie ng Blacklist International, and the turtle is now up for the both teams. You have a level 7 tama ba? Level 7, tama na Lancelot dito sa dealer at si Edward. Papatay pa yata dito ni Imba DJ at si Dexter. Halos wala na rin buhay. Turtle kinukuha dito ng Signal Ultra. Medyo malayo yung Blacklist International to contest this one. And kita natin sa top lane. Grabe naman si Manong Rhea natin doon. Or hinta ng Signal Ultra. Oh, grabe. Nakita nyo, hindi na pinuntahan ng Signal Ultra yung red buff para at least kahit papano malito yung carry at kuhanin na lang yung red buff niya, i-secure yun. And uy, teka lang, hindi tumama pala dito ang fatal links ng isang Dexter, mga kaibigan. So Rhea, maganda yung pinapakita niya sa laning, ha? Talagang okay na okay yung heal the pick dito. So may bandang likod natin, mga kaibigan. Andito na ang Signal Ultra. Pero si Edward mabubuhay pa rin against this team. Wala rin buhay talong players ngayon ng ating red team. Pero double kill, turnaround kill actually for this Signal Ultra squad. At agad na pagkakapasok nila doon under the turret actually. Pero they were able to take down 3 players of Blacklist International. Ang kunat, bes. Ang kunat ng Signal Ultra. Nakita mo kahit pasukin nilang 4. May sasalo ng damage plus may revitalize pa yung Hylos natin dito. Das ang kunat pa nung Hilda. So parang nahihirapan ngayon yung Signal. Tingnan mo, hindi na pinapansin ni Hades. Pero na-dodge na pa lahat ng skills dito. Pero ayun na naman, Divine Judgment na ibigay. Pero Abyssal Arrow will connect para dito sa Hylos. Hindi nila mababurst down yan. Medyo makunat pa nga yan kasi level 6 siya. And level 5 lang si Edward at si Dexter. So nalilevel pa pa rin. Abes, tsaka grabe yung dodge na ginawa ni Hades. Talagang nag-focus siya dun sa turret ng Blacklist International. Tapos na nandun na yung automatic nag-dodge siya against that last insanity. Pero si Dexter, guys, walang fatal links. Dalawang tinamaan niya. Pero mega kill na dito for the Hilda Black on the zoning out potential for Signal Ultra. Kyrie will get a kill on this carry. Pero kita natin ngayon, another buff ang makukuha ng Signal Ultra against this Blacklist International squad. 16k versus 11k. Napakalaking kalabangan knowing na 6 minutes, almost 6 minutes pa lang tayo. At si Chujin, napakakunat. Uranus is still the makunat player that we know. Yun, dali. The makunat player that we know. And nakita mo, tumama yung Abyssal Arrow na burst naman nila ng bahagya, pero hindi ganun kalakas yung damage na kayang ibigay nila. Dahil nga, dun sa mga times na nakukuhanan sila ng objectives, nalilevel cap sila dun. Syempre, the more na nakukuhanan ka ng objectives, the more na bumababa yung level mo or nag-i-stay ka lang dun sa level na yon. Pero eto na naman si paring Rhea, lalabanan si Edward. Uy! Kinaltukan agad si Killer, natanggalan ng Firaga Armor. Abyssal Arrow will connect. Dexter dito, magkakasa ng Fatal Links, nahuli yung isa. Glorious Pathway naman ang sagot, pero Hades nakatakas pa din. Nakakapunta pa yun sa mga malalapit na lugar and saksak patalikod coming from Hades. So naging magaganda to para sa Signal Ultra, no? Imagine mo best yung damage dito ni Rhea, parang isang ulti tapos yung tatlong sunod-sunod niya na first kill, automatic na wala ng Firaga Armor si Killer dito. Imagine kung madala niya yon sa carry or sa kahit sino nga squishy hero dito ng Blacklist International. Doon natin makikita Imba DJ with a flicker in Falling Star. Pero yun na ang inaantay natin ng pagkamatay ni kapatid Imba DJ na Signal Ultra. Si Chujin pumasok on yari. Meron tong Oracle, so napakakunat na ng Uranus dito ng Signal Ultra. At kaya na sinabi natin for Blacklist International, ang pinaka-inaantay talaga natin dito na tumaba is si Kyrie. Kasi ang problema dito is yung si Rhea, makunat na rin at grabe din ang pagtakas na kaya niya gawin. Ito, yata ang sinasabi natin pang makunat kasi shutdown na rin naman si Rhea against 4 players here ng Blacklist International. Oo, tama ka dun. Pero yung kaltok niya, best, dalawang bar yung natanggal dun kay Kyrie. So ibig sabihin, pag kumaltok yun, plus dun sa damage na sinasabi mo, pwede niyang i-instant burst to or instant kill si dito, si Kyrie. And meron na pala siyang heptasis.
in the Deadly Blade. So masakit na talaga, tatanggalin niyo yung mga regeneration niyo diyan, mga kaibigan. So pinakamalaking pera dito is a 5.8k na galing kay Hades. Kahit medyo nakaka ano, dalawa pa lang inapapatay niya, pero POD na agad yung nakuha nila. Plus the flashlight pa coming from Kaja. No? Yung para sa mga K-pop idols, ganyan yung itsura ng ano flashlight. No flashlight nila. Pero ito na, mga kaibigan, kita natin ang map vision na ginawa ng Blacklist International. Although what's negative about this Blacklist International formation is that kailangan, pag mag-face check sila, automatic, 4, 5, or 3 sila. Unlike for Signal Ultra, yung mga offlaners nila or side lanes nila, kayang-kaya pumunta kung saan-saan. Kita natin dito nandun si Reynos at si Hilda habang kinukuha yung turtle dito. Mm-hmm, tama ka dyan. And ito na nga, mga kaibigan, yung pressure na ibinibigay ng halos lahat ng players ng Signal Ultra dito is real talaga. Pero katulad ng sinabi mo, best, kailangan lang talaga mag-farm ni Kari. Patagalin nila yung laro. Pag nakakuha ng objectives to si Kari o makapatay man siya, malalaki at lalaki din yung pera niya dahil naka-bounty hunter din siya dito. Pero abis sa laro, will connect for the lands. Pero hindi na lang nila gagawin kasi tatlo. Yung heroes na nandun plus the Divine Judgment pa coming from Kaja, pero nawala na si Kaja. And eto na nga, nahila niya yung may Firaga armor pa. Pero oops, bibigyan na, tanggalan lang ng Firaga armor. Chuji, nakabantay lang din naman Edward ang makikita nila dito. Apat ang players, laban sa lima. Hilda nasa bottom lane pa din hanggang ngayon. Diba? Parang nagpapataba talaga dito si Rian. Actually, even Chujin ng Signal Ultra. Tsaka maganda yung formation na ginagawa ng Signal Ultra. Si Lance Lotias naka-front, pero laging merong Kaja na nakaabang, if ever. So, one example doon is tinamaan ng Bisal Arrow, pero hindi na rin tinuloy kasi magiging nasa delikado ang sitwasyon kapag ka nahila yung Selena dito. Pero anyways, guys, 4-9 is the score. 9 minutes and 13 seconds third game time. 6K gold lead in favor of Signal Ultra ngayon sa ating laro. Mag-comment nating itemization dito ni Rhea kanina kasi before pa magkaroon ng item dito or before pa sumakit ang isang Esmeralda, automatic nagbuo na agad siya ng Deadly Blade. Same goes with this Uranus, meron agad Necklace of Duran. So baga, kumbaga mapigilan mo na agad yung magiging masakit sa ulo on the latter part of the game. Pero another Fatal Links, mga kaibigan, plus the Last Insanity. Not enough damage here come from Blacklist International at Signal Ultra, nandun pa rin, hindi mapapatinag at hindi aalis sa kanilang posisyon against Blacklist International. Tama ka dyan, nandun lang sila sa isang posisyon na yun, dun mismo sa posisyon na kunasan sila kanina, until now nandun pa rin. Yes, nagbigay dito si Dexter ng Fatal Links, nag-connect naman, pero katulad ng sinabi natin Chantel, hindi ganun kasapat yung damage na kaya nilang ibigay para sa Signal Ultra to get back. Alam mo yun, yung parang hindi ako, sige magbigay ka ng damage pero hindi mo ako madadarag, hindi mo ako mapapaalis sa pwesto ko. Yun yung gustong patunayan dito ng Signal Ultra dahil yan sa kalamangan nila nung early stage of the game. Pero eto, tumama yung Abyssal Arrow pero level gap kasi. Diba, level 10 si Imba DJ plus level 8 lang yung mga supports dito ng Blacklist International. Pero Dexter, tatry kuwanin. Huwag natin kalimutan na si Dexter din ang pwedeng kumuha niyan, mga kaibigan. Pero eto na naman na tayo, pasok lang ang Esmeralda pero nakuha pa rin. Saksak pa talikod, nabigay ng isang lance. Free hit lang si Kyrie, pinasok na nga rin. Edward, mag-flicker out. Sila maaham pa. Sa gilid pa ng galing, mga kaibigan. Imba DJ, naku po, papasok ah, mga kaibigan. Ren, lakas ng damage ni Rhea para sa akin na napapaalis ka talaga yung tropa ng Blacklist International. Tsaka kanina, maganda na naman na naging turn around kill for Hades actually habang nangyayari yun. Kasi wala na siyang buhay, nadikitan siya ng mga Esmeralda. Pero namatay pa is yung Esmeralda because of that dodge again coming from Hades. Nakita natin yan kanina nung nagta-tower lock siya sa may mid lane. So very effective for Signal Ultra dito ang kanina Lancelot pick. We have the first lord dito ng Signal Ultra dadaan sa top lane side ng Blacklist International. For Blacklist International, ang mahirap dito is masakit si Rhea. Pero dominance eyes dito si Chujin. Tapos medyo matagal pa bago makita natin yung damage output talaga na kanyang ibigay dito ng Kari. Nalalapitan pa siya nung Lancelot eh. So yun yung medyo mahirap para sa kanya. Pero eto na nga si Chujin. Medyo masakit na rin pala si Kyrie dito. Napa-back away ang isa sa mga tropa. Pero oops, Dexter nakahuli ng dalawa at Fatal Links has been connected. Pero Glorious Pathway ang naibigay. Mamamatay ang isang flank dito. Pero nalapitan ang isang Lancelot. Medyo masakit nga naman yun para sa kanya. And ayun, nabigyan na yung kanina pang kumukulit sa isang dito, Kari. Double kill pa nga para sa kanya. Yun na ba yung kinagandaan niya for Blacklist International, guys? Na ako ng double kill, tapos na shutdown dito is, or napatay niya din doon sa double kill niya is yung Lancelot. So additional gold yun, pinaka-shutdown ng mga top scoring heroes, I mean, and unstoppable pa nga para dito sa isang Kari. Ayan, natin ang mga panabisal araw. Again, another double kill
for Kyrie na Blacklist International. Napakagandang sitwasyon ngayon knowing na kanina pa natin sinasabi na pinaka-inaantay lang talaga natin for Blacklist International is for this Kyrie na magbigay ng damage output. We have this 9K gold, golden staff plus the end this battle, diniretso na rin niya ng Queen's Wings. Oo, oh, maganda na ang binibigay dito. Pantaya na sila. Almost 300 lang yung lamang ng Lancelot. Pero maganda, nakakapatay at nakakapatay siya at nakakapalag na siya. So Blacklist International, kailangan lang na depensahan yung damage dealer nilang si Kyrie. Kasi pag nalapitan ng Lancelot yan kanina, nakita naman natin kung paano mag-dash in, dash out yung Lancelot, makalapit lang dun sa Kyrie. Madali lang para sa kanyang i-burst down yung Kyrie dito. So yun lang, para sa akin, bantayan nila yung Kyrie, magiging maganda yung laban, pwede pang mabaliktad, pwede namang sa Signal Ultra, pwede rin sa Blacklist International, pagandahan nila ng pwesto, tsaka pagandahan ng kung sino mababurst. Ganun. Kailangan dito ay Imba DJ, talaga makuha niya na si Kyrie. Pero best, sabog ba yung tunog ng mic ko? Hindi naman, pero may nagko-comment kasi na sabog yung mic. Pero anyway, papalitan na natin yung headset natin. Kasi yun. Iba yung gamit ko ngayon, may tinatry tayo ibang headset. So pagpasensya nyo na guys, for the game number 2, alisin natin yan. Pero anyway, it's 10-11 for the score. 30 minutes into the game time, ganun sinabi natin for Blacklist International, napaganda na sitwasyon ngayon because they already have the damage for this Kyrie. Although for Signal Ultra, ang kinagandaan naman is meron silang Kaja to pick off this Kyrie. So yun yung win case scenario for the both teams. May kailangan talaga silang makuha. And for Dexter naman, this is Antique Kiras para sa niya. So good item to counter out this Lancelot kasi meron din siyang stock if ever. Yun, dalin-dali mga kaibigan. Pero eto na naman si Killer. Ngayon nakikipagkulitan na siya. And kanina napapansin natin na pumapalag-palag na yung team ng Blacklist International. Hindi na sila papayag na makuha pa yung isang o sa mga objectives nila. So nakuha na naman ni Kyrie yung mga dapat naman nasa kanya na. Pero yung tulad ng sinabi mo, tamang flicker, Divine Judgment for the Kyrie. After nun, burst down nila. Kung kaya nilang i-burst down, then magiging maganda yon para sa Signal Ultra. Pero ang problema, pag nakapasok naman si Gadget dito, tapos bilang yakap sa dilim siya, si Dexter, Fatal Links, yun na, magiging problema naman niya yun. Counter-down talaga nila yan. And nakikita natin ngayon, ladies and gents, this is Alert Enhanced. Sinisimulan ng Signal Ultra sa ating larungan. Guys, baka hindi sabog yung mic ko. Pause talaga ako, kaya wala din ako kahapon kasi walang-wala talaga akong boses. Possible na mukha lang sabog yung boses ko, pero paos talaga ako. Pero anyways, ganun sinabi natin, this is the Lord now na sinisimula ng Signal Ultra. Si Dexter naka-ready para hulihin dito mga players ng Signal Ultra. Si Chujin, nangalahati yung buhay. Ganun kasakit si Kyrie dito ng Blacklist International. We have Immortality for Rhea na nanggugulang. Nagmamaraton. Imba dito. Ayun nga. Plus the Falling Star Moon. Ito na yata ang Fatal Links na inaantay natin. Kyrie. From Dexter. Pero napakakunat lang naman din. Di Blank with that revitalist. Pero si Kyrie, hindi matikitan men. Ito na yata ang iniintay natin na pagkabalikan ng ating laro kasi godlike na dito para kay Kyrie. At kita natin, players na Signal Ultra ay tatlo na lang. Another Falling Star Moon plus a Retribution and a kill. Double kill to be exact by this Kyrie of Blacklist International. Grabe, yung haba nung nilakad nila, yung tinakbo nila, literal na pan run yung ibinigay dito. Pero Kyrie, para nga naman sa damage dito, Chujin, tatakbo na lang kasi nararamdaman niya na yung kayang ibigay na damage dito ni Kyrie. Yun yung medyo magiging problema nila for this one. Nakakapantay na yung Blacklist International dun sa gold lead. Kanina medyo malaki yung gold lead talaga ng Signal Ultra dito, mga 6k ganun. Pero ngayon parang umaabante na mga 3,000 at nahahabol nila. Pero Imba DJ nakabantay, mga kaibigan, tingnan natin. Oh! Still pa dito ng isang gadget, pero Fatal Links has been connected dun para sa kanya. Pero ang maganda, nakuha na nila ng objective. Enhance pa yun. Sobrang ano din lang for Signal Ultra guys, kasi kung titignan natin yung mapa dito ng Blacklist International, dalawang inhibitor turret yung sira. So dahil sa pagkakuha ng enhanced lord dito ng Signal Ultra, there's a possibility na masira ulit yung isa pang inhibitor turret, or worst case scenario for Blacklist International, matapos yung laro. So kalaga naman for Blacklist International is that meron silang carry. So sobrang bilis lang yan if ever na i-defend yung level 2 lord natin.
For Signal Ultra naman, ang magiging problema dito ng Lancelot, kapag ka majority ng players dito ng Blacklist International ay lahat meron ng immortality. Yun, dali na yun. Medyo mahihirapan sila dito. Pero abis sa laro, nag-connect dito kay Rhea. Mukhang lalaban pa nga. Lahat ng skill binigay na. Pero Chujin, for the backup, plus blank pa nga rin dito. Nabigyan, napatay na yung isa, dalawa sa mga players. Pero nandito na yung Sanctuary Lord sa middle lane. Mga kaibigan, napapabayaan nila. Lalaban pa nga rin. Tatamaan ba? Hindi na nga lang din. Last Insanity for the X-Borg. Pero buhay pa yung Sanctuary Lord dito. Wag lang makakalapit kasi makakahampas yan para sa kanila. Pero na successful naman ang pagde-defend nila ng Sanctuary Lord. Na-defend. Napaganda talaga ng ano dito ng carry pick for Blacklist International. Talagang ito yung pang ano nila para pang bardagulan nila pagdating sa late game. So yun yung sinasabi natin problema for Signal Ultra. Pagka nag snowball ang isang Lancelot, yes. Pero since this is the late game for Blacklist International, ito yung moment ng ano, ng carry ng Blacklist International. Meron pa silang Esmeralda dito, more on AOE. To be exact, ang kanilang heroes dito, like for Signal Ultra, more on the single targeting. So, ang pinakamaganda gawin dito ng Signal Ultra, kumuha sila ng player na pwedeng patayin. At ito yata ang sinasabi natin, papatayin! Kasi na walang immortality dito sa Esmeralda, pero yun flicker out kasi wala na rin skills na ibabali dito ang dalawang players ng Signal Ultra. Pero nandito na si Chujin, manggagaling sa may bandang gilid with this Uranus. Napakunat din ni Killer at makunat din siya para fair lang. Pakunatan. Yan ang laban natin dyan. Lahat yung buhay. Last chance para kay Chujin, saktong-sak ang pagkakasabog ng ating expert doon. Immortality has been popped para dito kay Blank. Two men down for Signal Ultra against Blacklist International. Defense Israel, mga kaibigan, talaga naman, eto na nga ang laban na inaabangan talaga. Katulad sinabi natin kanina, maganda tong laban na to, guys. Sobrang ganda, 18 minutes and 40 seconds in our game time. Pero ngayon, parang gusto lang ibaliktad ng Blacklist International ang lahat ng nangyayari. Kalamangan nila ng early stage of the game, sige, bigay natin yung sa Signal Ultra. Pero Blacklist International, having a carry, Esmeralda, and syempre ng isang Selena, nagiging crucial yung pana dito ni Edward ngayon. And nagiging maganda for the Blacklist International. And pwede pa nalang idiretso to for the second, ano? Pwede, kasi ano yung grabe yung damage na kanilang bigay. Tapos dalawa yun, if ever. Pero anyway, lilinisin nila dito. And nakauwi pa rin si Kaja ng Signal Ultra, guys. At ito yung ano, kinagandahan ngayon for Blacklist International. Sila naman yung nakakahinga or sila naman yung nagkaka-opportunity dito to take down turrets against Signal Ultra. Item check tayo. Direct Poppy for this one. So, this is Winter Truncheon agad for Esmeralda para if ever magkaroon sila ng moments na magkapatay ng Lancelot. Sakto, magawi Winter Truncheon lang siya. And for this carry naman, full item lock-in para dito kay Kyrie. Tama ka dyan. So, ang magiging mahirap na lang para sa kanila is malapitan talaga siya ng Lancelot. Pag nalapitan, kayang i-burst down, pero dahil meron siyang immortality, eh may pangalawang chance pa siya para mabuhay dito. And yung dalawang mage ng Blacklist International dito, meron ng ano, Winter Truncheon. So, katulad sinabi mo, madadadge nila yung full potential damage na kayang ibigay ni Hades dito. And ngayon, kumakawala na talaga sila dun sa ano, sa pressure na ibigay ng Signal Ultra kanina. And ito, Thunderbelt pa nga yung naibigay or nakuha dito ni Blank. So, tignan, possible magkaroon ng clash dito sa bottom lane. Ito na nga. Uy, si Carl! Nakapag-flicker out. Napakaganda ang pagtakas doon. Kapag Blacklist International. Pero kita natin Fatal Link si Hades. Dediretsuhin na. At kita natin ngayon. I-shut down si Kyrie. Mga kaibigan, this time around, Blacklist International naman tumatakbo para sa kanilang buhay. Habang nangyayari doon yung Hilda, nagpo-push sa top lane side. Immortality from another immortality. Ang masisira dito for Blacklist, dediretsuhin na. At eto na si Rhea with that magical kaltok. Double kill pa nga. And mukhang it's a GG for this game number one. Congratulations, Signal Ultra. Lupet, malupet, malupet, guys. Sobrang ganda nung naging laro. As in, nung mga times na yon, yung oras natin ngayon, nandun na yung part na pwede na sa Blacklist eh. Pero kasi nandun yung pressure na binigay ng Signal Ultra nung early stage of the game na nabasag agad nila yung middle third and up ang top lane. So naging open yun para sa kanila. So yung clash dun sa bottom lane na trade sa first tower, medyo yun yung naging error ng Blacklist International. At na, yes naman, napatay nila yung carry, natanggalan nila ng immortality. Pero kasi nakalimutan nila na meron pang isang Rhea, which is kanina early stage of the game na, ano, no, na maganda talaga yung pinapakita sa game. So naging goods naman yun. Pero for the carry, comment. At least nakaano siya, nakabalik. Maganda, maganda yung naging performance talaga ng Blacklist International. Nagkataon lang talaga nang sinisira nila yung Torre. Yung naging takbo nila, dapat si Kari dadiretso pa. Oo. So, nahuli siya ni Imbanisha.
Parang yung projectile niya, papunta pa siya ng second tier turret. Unlike for iba niyang teammates na punta, nagpunta sa left. So si Kaja, umikot dito, nahuling carry. Pero yung takbo ng mga kakampi ni Kari papunta doon. So, ang tagal bago nila nabigyan ng backup dito si Kari. But anyway, for that game, very comment for Blacklist International. And of course, for Signal Ultra. So, kaya Alice, mga kaibigan, kasi game number 2, magbabalik sa pagbabalik ng Just ML Cup. Yum! Nakakapag-zone.